Sa mga balitang mayroong pag-asa, health and medical practitioners mula sa 14 na bansang sakop ng Southern Asia Pacific Division nagsidalo sa Adventist Health Summit sa Legazpi, Albay, Bicol. Answers to Life's Questions, Health and Bible Seminar na idinaos sa Kalubkob, Silang, Cavite, matagumpay na umakay ng 18 tao na magpabautismo. Northern Luzon at Mountain Provinces Missions, ACS, kasama ng ADRA Philippines sa pamamahagi ng ayuda sa mga biktima ng lindol sa Abra at Ilocos Sur. Metro Batangas District, nagsagawa ng camping bilang bahagi ng kanilang church-based Pathfinder training. Voice of Youth, magkakasabay na isinagawa sa 5 magkahiwalay na lokasyon sa distrito ng South Palawan Sea. Area-wide Youth Fellowship, naging pagpapala sa mga Adventistang kabataan sa buong Occidental Mindoro Province. Southern Luzon Mission Workers Kids, masayang nakisangkot sa Get Together Fellowship Program. Compassion Cup Feeding Program, isinagawa ng Marinig Seventh-day Adventist Church. Babasahin, inumin at mainit na lugaw ang ipinamahagi sa paligid ng kanilang simbahan. Spiritual Retreat, nagpatibay ng samahan at nagbigay ng panibagong sigla sa paglilingkod at pagtuturo ng mga elementary teachers sa Mindoro Satellite Field Territory. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami maghahatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Dinaluhan ng health and medical practitioners mula sa 14 na bansang nasasakupan ng Southern Asia Pacific Division ang ginanap na Health Summit sa Legazpi, Albay. Doon ay tampok na naging paksa ng talakayan at mga bahagi ang paraan ng pagmiministeryo at pagpapagaling ni Jesus na naging pagpapala sa mga delegadong dumalo. Ang kabuuang balita mula kay Jackson Clorio. Sa halos 2 taongang pandaigdigang pandemya ay natuloy na nga ang taunan o ang Annual Adventist Health Professional Summit sa pangungunan ng Southern Asia Pacific Division Health Department dito mismo sa probinsya ng Albay. Walang mas mabuting paraan nga kaysa sundin ang mga halimbawa ng Ministeryo ng Pagpapagaling ni Jesus. Ito nga ang sentrong usapin ng naganap nga na Health Summit ngayong taon na kung saan nagtipon-tipon nga ang daang-daang medical practitioners sa loob nga ng Southern Asia Pacific Division para nga sa isang layuning i-rally together ang mensahe pa rin ng pag-asa sa pamamagitan nga ng kalusugan at pamumuhay. Mahigit 3 taon nga pagkatapos ang huling Health Summit sa Taiwan, ngayon nga idinaos ito ng Southern Asia Pacific Division Health Department sa Legazpi, Bicol Region na nag-umpisa noong August 23 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Ang mga kinatawan nga mula sa 14 na bansa ng division at sila nga nagsama-sama para sa layuning makisangkot nga at mas matutupan ng mga makabagong pamamaraan para nga patuloy sa pagpuksa ng iba't ibang sakit o anumang concerns patungkol pa rin sa kalusugan. Ang natema nga ng natunang Health Summit ay Touching Lives Through the Health Ministry. Mahigit 200 delegado nga ang mga dumalo na kinapapalooban pa rin ng mga health directors, professors, mga medical practitioners, at mga iba pa. Sa lahat ng mga mission administrators, mission directors, sa ating mga nag-attend dito sa summit na ito, nakita ko po yung passion at yung zest nila to be a part of the mission, no? Na maging kaanib, kasangkot sila sa maraming mga aktibidades na gagawin sa mga susunod na panahon, and they are empowered to go to heal and touch the lives of many through the healing ministry. Ang 3 araw nga na summit ay sumasaklaw sa mga pamamaraan o mga paksa tungkol nga sa mga makabagong siyentipikong pagtuklas ng kaugnayan nito sa mga banal na kasulatan, mga medical practitioners, mga lifestyle evangelists, at ang panawagan nga para sa paglahok ng mga medical missionaries at iba pang mga topiko.
Ang mga bihasang tagapagsalita nga o dalubhasa sa iba't ibang larangang medikal ay nagbigay ng mga mahalagang punto patungkol pa rin sa pagsunod at pagpapagaling na kalinya sa prinsipyo ng ating Panginoon. Nagtapos ang naturang Adventist Health Professionals dito sa Albay na may dalang galak, saya at tunay na pagpapala at mga magagandang aral na patuloy na dadalkin at ibabahagi ng mga kapatid ang dumalo sa naturang annual summit na ito. Patuloy natin ipagdasal ang gawaing ito hatid sa atin ng Adventist Health Ministries. Mula dito sa probinsya ng Albay, Legazpi City, nag-aatid mga balitang may dalang pag-asa, Jackson Claudio, para sa Hope Today, NTUC News. Isang linggong health and Bible seminar ang pinangunahan ng Silang 2A District kasama ng North Philippine Union Conference Communication Department sa Barangay Kalubkob, Silang, Cavite. Ito ay may temang Answers to Life's Questions at matagumpay na naghatid ng 18 tao sa paanan ni Kristo at nagpasyang magpabautismo. Ang iba pang detalye, nasa balita ni Samuel Fentes. 18 individual ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at ipahayag sa pamamagitan ng bautismo at maging kaanib ng Seventh-day Adventist Church dito sa Kalubkob, Silang, Cavite. Ito ay bunga ng paggawa ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mga kapatid at mga manggagawa sa distrito ng Silang 2A sa pangunguna ni Pastor Lee Calatrava. Sa pakikipagtulungan ng North Philippine Union Conference Communication Department at Hope Channel North Philippines sa pangunguna ni Pastor Joel Sarmiento. Kabilang ang mag-asawang Kevin at Ebony Arcan sa mga nagpasya na tanggapin ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at umanib sa Seventh-day Adventist Church. Masaya ako kasi po nakikita ko sa kanya na parang gusto niya rin niya magbago. Siya lang po talaga yung inaantay ko. Hanggang nga po sa nagdesisyon siya, sure na daw siya sa magpapabinyag na daw kami. Ito ay matapos ang 6 na gabing programa na pinamagatang Answers to Life's Questions na napanood din sa iba't ibang parte ng bansa sa pamamagitan ng social media at TV broadcast. Ang gabi-gabing programa ay nagkaroon ng lektura ukol sa kalusugan kung saan tinalakay ni Sister Grace Fuentes ang mga sekreto ng masaya at malusog na pamumuhay. Ito daw pinaka-effective at budget-friendly para tayo ay makaiwas sa mga mamahaling sakit. Pinangunahan naman ng lingkod ng Panginoon na si Joel Sarmiento Jr. ang pag-aaral ng banal na kasulatan at ang pagtalakay sa mga pangunahing katanungan ng buhay. Hindi po mahirap ang sumunod sa ating Panginoon kapag po mahal natin siya. Tunay na ang kabutihan ng Ama, ang pagmamahal ng anak at pakikisama ng banal na espiritu ang naging karanasan ng bawat isa. Mula rito sa Silang, Cavite, layunin ang maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NTUC News. Nakasama ng Adventist Development and Relief Agency o ADRA Philippines ang Northern Luzon at Mountain Provinces Missions Adventist Community Services sa paghahatid ng tulong sa mga naging biktima ng lindol na yumanig sa Abra at Ilocos Sur bago matapos ang buwan ng Hulyo ngayong taon. Umabot sa 2,100 sambahayan sa 13 bayan ng nasabing 2 lalawigan ang masayang naabot ng kanilang ayuda at paglilingkod. Ang balitang hatid ni Winley Molina. Ang mga bayan sa Abra at Ilocos Sur ay nakaranas ng matinding pinsala sa nagdaang pagyanig ng 7.0 magnitude na lindol noong 27 ng Hulyo taong kasalukuyan. Akala ko pag katapusan ng mundo, akala ko mamatay na ako kasi parang tumutok. Kaya naman sa pagtutulungan ng 2 teritoryo ng naapektuhang lugar, Northern Luzon Mission at Mountain Provinces Mission at pangunguna ng Adventist Development and Relief Agency, nangyari ang paghahatid ng tulong para sa 2,100 sambahayan na nakaranas ng pag-inig sa bayan ng Bangged, Tayum, Lagangilang, Tubo,
Bolinay at Bukay sa lalawigan ng Abra at sa Santa Cruz, Santa Lucia, Narvacan, Vigan, Lidlida, San Emilio at Gregorio del Pilar sa Ilocos Sur. Naplano po ito mga kapatid at nakontak po natin ang mga LGU, sa mga district pastor sa iba't ibang lugar ng Adra upang alamin kung ilan ang mga affected na Seventh-day Adventists at ang ating mga kaibigan sa lugar na ito. At umabot na po ng 1,050 ang naabutan ng tulong. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng mga ganitong pagkakataon ay naipapahayag po natin sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Masaya naman ang pamahalaan ng mga lokal na gobyerno sa naihatid na tulong para sa mga nasasakupang mamamayan kung kaya't katuwang sila ng mga Seventh-day Adventist sa paghatid ng tulong. Kami po ay nagpapasalamat po dito sa barangay po namin, sa inyo, sa Adra, sa Adventist Development Relief Agency, sa tulong na inihatid po ninyo sa amin. Kami po dito sa barangay at yung 150 na pamilya po na natulungan ninyo, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Sana po ay marami pa po kayong matutulungan. Salamat po at magandang araw. Ang paghahatid ng tulong ay ikinatuwa naman ng mga nakatanggap ng tulong. Nagpapasalamat po sa Adra, malaking tulong sa amin, binibigay niyo sa amin pagkain at saka may maulam. Talagang malaking magpapasalamat ako sa tulong. Sa panahon ng krisis, ang katayuan, paniniwala, at kulay ay hindi makakapigil sa panukalan nating tulungan ang mga nangangailangan. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Winnie Joyce Molina para sa Hope Today NPUC News. Masayang nakisangkot ang mga Adventistang kabataan at nakakatanda sa Metro Lipa District sa Pathfinder Camping na isinagawa sa Lipa Adventist Academy. Ang nasabing camping ay bahagi ng church-based Pathfinder and Master Guide training program na patuloy na isinusulong sa buong distrito. Tunghayan ang kahalagahan ng masayang pagsasanay na ito sa balitang hatid ni Celine Dublas. Bilang bahagi ng mga aktibidades para sa hands-on na pagsasanay ng mga trainees ng Church-based Master Guide Training Program sa distrito ng Metro Lipa, isinagawa ang isang camping sa Lipa Adventist Academy sa loob ng 4 na araw na nilahukan ng 34 na mga Master Guide trainees. Sa pangunguna ng punong guro ng Lipa Adventist Elementary School at Club Director na si Master Guide Emerito S. Dayo, kasama ng mga staff, inorganisa ang camping upang sanayin ang mga trainees sa mga skills na itinuro sa nakalipas na 14 sessions. Ang isa sa layunin ng atin pong pagtatatag ng Master Guide Training na ito ay upang ang ating mga kabataan ay maging sanay sila sa mga paglilingkod at sila ay magamit natin sa ating iglesia. Sama-samang binaka ng mga miyembro ng kada unit ang mga nakaatang na gawain na kailangang matapos sa panahon ng camping. Sinubok din ang abilidad ng mga trainees sa knot tying, bandaging, lashing, at iba pang naiturong pathfindering skills. Sumabak din ang mga trainees sa 3 oras sa hiking sa Bundok, Manabu, Barangay Santa Cruz, Santo Tomas, Batangas. Alinsabay dito ang cleanup drive activity na isinagawa habang umaakyat ng bundok upang mapanatili ang kalinisan ng ating kalikasan. Ang matutunan ng mga skills upang magkaroon sila ng self-confidence at saka self-respect. Nilalayo ng nasabing aktibidad ang pagkakaroon ng higit na magandang samahan dulot ng pagtutulungan at sama-samang pagsamba ng mga trainees. Nagkaroon din ng workshop noong Sabado ng hapon tulad ng storytelling at preaching upang mahasa at maihanda ang mga kabataan sa paglilingkod. Naging makabuluhan ang nasabing workshop dahil sa mga tips na ibinigay ng Master Guides upang lalo pang maging kapakipakinabang ang mga gawain sa iglesia. Master Guide training for the young and not so old members of the church offers a new avenue and opportunity to
better serve the church and the community at large. Isa sa pinakamasayang bahagi ng camping na ito ay ang obstacle course na kung saan ay masasanay ang pagiging malakas ng katawan at teamwork. Ganon din ang fire building at camp cookery na ang bawat unit ay magpapaapoy at magluluto sa pamamagitan ng papel. Tunay na ang mga trainees ay naging maligaya sa ginawang activities na ito. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Celine Urban Duplas. Magkakasabay na Voice of Youth ang isinagawa ng mga Adventistang kabataan sa distrito ng South Palawan Sea. Ang mga pangangaral ay magkakahiwalay na idinaos sa mga sityo ng Bangkudo, Malanap, Mambalot, Kalatubog at Bayog. Tunghayan ang naging bunga ng kanilang masayang VOI ngayong taon sa balitang hatid ni Beatrice Carmaran. Limang magkakasabay at magkakahiwalay ng Voice of Youth ang matagumpay na isagawa ng mga kabataan ng South Palawan City District noong July 17 to 30, 2022. Matapos ang tag-iisang linggong ground preparation kasama ang tulong ng Panginoon, ay naisakatuparan ng mga kabataan ng nasabing distrito ang kani-kanilang Voice of Youth sa iba't ibang mga lugar. Bilang bahagi ng programa, ang mga kabataan sa maghapon ay nagsagawa ng pagbisita at pag-aaral ng Biblia sa bawat tahanan ng kani-kanilang mga tagapakinig. Ang iba naman ay nagpalaro ng ball games gaya ng volleyball at basketball upang lalong mahikayat ang mga kabataan na makilahok sa mga gawain. Sa pagsapit naman ng dilim, nagkakaroon ng pag-aawitan, panalangin at pagbahagi ng mga lekturang pangkalusugan at espiritual upang mas lalo pang makahikayat ng mga kaibigan papalapit sa paanan ng Diyos. Bagamat magkakahiwalay ang pagsasaganap ng programa, iisang layunin naman ang nasa puso ng bawat isa, ang maipahayag ang magandang balita. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon po ng VOI dito po sa district namin. And marami pong first time, and ako po, first time din ako, especially first time po ako naging speaker. Gabi po, napakaganda po na experience kahit na napaka kabado, pero puro ng Panginoon dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapag-share po ng salita niya sa mga tao doon sa Malanap. At maganda po experience kasi nagkaroon po kami ng maraming kaibigan. At hanggang ngayon po, tinutuloy po namin na mag-visit sa kanila para patuloy po sila ma-remind ng mga salita ng Panginoon. 42 kaluluwa ang nagdesisyong magpabautismo bilang pagtanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Ayon sa mga kabataan ng distritong ito, sila'y naniniwala na gaya ni Kristo na siyang naparito, tayo din naman ay nasa gawain na ito upang hanapin ang mga naligaw para muling ibalik at dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Mula dito sa South Palawan City District, Beatrice Carmaran, layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa para sa Hope Today and TUC News. Masayang nagtipon ng mga Adventistang kabataan sa buong Occidental Mindoro sa idinaos na Area-wide Youth Fellowship sa Sablayan Convention Center noong Sabado, August 27. Layunin nitong magkaroon ng aktibong ugnayan ng mga kabataan para sa magkakasamang paglilingkod sa buong probinsya ng Mindoro. Ganun din ay maitalaga ang mga bagong leader and officer ng kanilang Adventist Youth Federation and Media Ministry Organization. Ang balitang hatid ni Dana Hilario. Nagtipon para sa Area-wide Youth Fellowship ang mga kabataan sa mga distrito na sakop ng Occidental Mindoro sa Sablayan Convention Center nitong 27 ng Agosto taong kasalukuyan. Hindi naging hadlang ang distansya ng bawat isa upang makapagpuri sa Panginoon sa araw ng Sabado. Nakarating ng matiwasay sa pokpag darausan ang mga kabataang nagmula sa katimugan at hilagang bahagi ng kanlurang Mindoro. Ang layunin nito ay magkaroon ng officers sa panguna ng kanilang youth advisor, si Pastor Ray Rada. At ito'y inihanda namin upang sa buong Occidental Mindoro ay muling mabuksan ang gawain ng mga kabataan upang ating mga kabataan ay magiging disipulo balang araw at sila ang ating maging leader upang magamit sa gawain ng Panginoon. Masiglang dinaluhan ng mga kabataan ang nasabing pagsamba
dama ang biyaya at paggabay ng Panginoon sa sanlinggong nagdaan. Makalangit na mga awitan at karunungan ang siyang pawang maririnig sa maghapong pagdaraos ng pagsamba. Ang nasabing pagtitipon ay naglalayo na magkaroon ng aktibong ugnayan ang mga kabataan para sa paglilingkod sa ating mahal na Diyos sa isla ng Mindoro. Kasabay nito ay nagkaroon din ng eleksyon ang AY Federation at ang Media Ministry Organization ng Occidental Mindoro para sa patuloy na paglilingkod at pag-unlad ng pananampalataya ng mga kabataan. Ngayong nagkaroon ng Area Youth-Wide Fellowship, ito ay isang kagalakan para sa lahat ng mga kabataan na magkita-kita ulit. At ganoon din ang pagkakaroon ng meeting ng Youth Federation para sa pagpaplano sa mga maiging activities na makakapagpasigla sa mga kabataan. Ito nawa ang maging gabay ng mga tulad nating kabataan sa paglilingkod habang tayo ay naghihintay sa kaniyang ikalawang pagparito. Isa sa problema ang kinakaharap ng ating mga kabataan ngayon ay ang tinatawag na love and belongingness. Laganap sila nung magmamahal at tatanggap sa nila kung sino sila. Kaya yung iba sumasama sa fraternity, sa mga sorority, kasi brotherhood sila eh. Ngunit, kung maalala lamang natin yung mga kabataan ngayon, maliwanag sinasabi ni Pedro na ikaw ay anak ng Diyos, ang turing sa'yo ng Panginoon ay bansang banal, bayang sariling pag-aari niya. Ang mga kabataan ay mayroon ding malaking bahagi sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Karapat dapat na makisangkot ang bawat isa para sa ikalalago ng pananampalataya. Nang sa gayon ay maging kasangkapan na makapag-aakay ng mga bagong miyembro sa ating iglesia. Kaya't lalo pa nawang magtumibay ang bawat isa para maging kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. Mula rito sa Sablayan Convention Center, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Dana Hilario para sa Hope Today and PUC News. Sa kauna-unahang ng pagkakataon ay nagdaos ng Get Together Fellowship Program ang Southern Luzon Mission Workers Kids o mga anak ng mga manggagawa ng nasabing misyon. Ang kanilang masayang pagsasama-sama ay paglapit sa kanila sa Panginoon, nagbuklod sa kanilang mga pamilya at nagpatibay ng samahan at pagkakaisa sa kanilang pakikisangkot sa mga ministeryo at paglilingkod. Si Daniela Mapusaw para sa report. Sa pamumuno ng Southern Luzon Mission, at sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoong Diyos, matagumpay na idinaos ang kauna-unahang Workers Kids Fellowship na may temang Mold into His Likeness dito sa Masusot Resort, Iriga City. May bilang na 9 toddlers, 26 elementaries, 21 high school at 13 college na mga anak ang dumalo kasama ng kanilang mga magulang. Ginanap ang fellowship na ito upang mas mapalapit pa ang mga bata sa Panginoon sa pamamagitan ng mga lectures at malaman ng mga bad sides ng too much sa paggamit ng cellphone. At upang magkakilala ng lubos ang mga anak ng workers, mas maging close at maging magkakaibigan. At magkaroon din ng time ang mga magulang na makipag-bonding sa kanilang mga anak. Nakakawala siya ng pagod, mga problema, at saka yung mga kabataan din, sila din ay masaya dahil nakakilala ang mga kids workers sa bawat isa. Ito ay pinangunahan ng Southern Luzon Mission Admins na sina Pastor Joven B. Itosis, Sir Elie C. Mapusaw, at Pastor Renante F. Bareja. Sila din ay nagbahagi ng mga mensahe patungkol sa paggamit ng mga gadgets kasama ni na Pastor Ramon Tugay at Ma'am Ambe Bitito. Ang fellowship ay punong-puno ng kasiyahan dahil maliban sa mga lectures na puno ng mga aral, ay mayroong din mga games kasama ng mga magulang at swimming sa malamig na bukal. Isang kagalakan at pasasalamat ang aking nais ibigay sa SLM at sa mga namimuno dito sapagkat nagkaroon ng ganitong activities na kung saan ay patuloy na lumalago ang aming pananampalataya sa Panginoon at nagkakaroon ng magandang fellowship sa bawat isa na kung saan ito ay magiging daan para ma-reach out pa natin ang ibang mga kabataan. Ito po ay unang pagkakataon dito po sa Southern Luzon Mission na aming pumaisagawa ang Southern Luzon Mission Kids Fellowship. At kami po ay masaya na makasama namin sila. So ito po ang aming activities. Sana ito po ay makapagbigay kasiyahan din sa ating pong lahat ng mga manggagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.
naging pagpapala at nagpasigla sa mga bata ang naturang event. Dalangin ang iba yung pagpapala ng Diyos sa paglaki ng mga batang ito upang maging manggagawa sa bukiri ng ating Panginoon. Naghahatid ng balitang may dalang pag-asa mula sa Southern Luzon Mission, ako po si Daniela Liza Bimapuso, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng Compassion Cup Feeding Program ang Marinig Seventh-day Adventist Church sa paligid ng kanilang simbahan sa Cabuyao, Laguna. Doon ay mahigit 50 tahanan ang nakatanggap ng kanilang ipinamahaging mga babasahin, face mask, inumin at mainit na lugaw, kabilang din ang mga kaibigang tricycle and pedicab drivers sa naging target ng kanilang distribution. Ang kanilang masayang paglilingkod, tunghayan sa balita ni Jobel Rioveros. Nagsagawa ng pamimigay ng lugaw ang mga kabataan ng Marinig bilang parte ng kanilang programa sa hapon ng Sabat na mas kilala sa tawag na Compassion Cup. Ang programang ito ay pinasimulan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Mount of Olives Church at ng sponsorship ng Dream International Foundation Incorporated. Ang mga kabataan ay namahagi ng libreng lugaw, juice, face mask at mga pulyeto sa mga karatig na mga bahayan ng kanilang bahay pulungan. Kabilang sa mga napamahagian ng mga ito ay ang mga tricycle driver, pedicab drivers, mga bata at mga magulang ng mga batang nakisangkot noon sa ginawang vacation Bible experience ng simbahan. Mahigit kumulang 50 bahay ang nakinabang sa Compassion Cup program na pinangunahan ng AY leader ng iglesia na si Sister Carmelite Rioveros. Purihin ang Panginoon sa pagkakataong makapamahagi ng biyaya sa mga residente ng Marinig sa tulong ng programang ito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito si Jobel Rioveros nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Dinaluhan ng mga guro sa teritoryo ng Mindoro Satellite Field ang spiritual retreat na ginanap sa Lamont Adventist Elementary School, Paluan, Occidental Mindoro noong August 26 to 28 ngayong taon. Ang kanilang pagsasama doon ay nagpatibay sa kanilang samahan bilang mga guro at nagbigay din ng mga bagong sigla sa kanilang pagtuturo. Nagbabalita si Cheribel Manalo. I will go educating for eternity. Yan ang tema ng spiritual retreat na dinaluhan ng kaguruan ng Occidental at Oriental Mindoro Adventist Elementary Teachers na ginanap sa Lamont Adventist Elementary School, Ulasan, Paloan, Occidental Mindoro noong 26 hanggang 28 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang pagsasama-samang ito ay may layunin na ang bawat guro ay patuloy na magtalaga ng kanilang talento, oras at dedikasyon sa gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon. Binigyang diin ang kahalagahan ng makalangit na edukasyon ng ating Education Superintendent ng South Central Luzon Conference, Sir Bienvenido Sagnoy. Magbibigay ako ng tatlong rason kung bakit mahalaga ang Adventist Education. Una ay ang ating mga kabataan ay magiging malapit sila sa Panginoon. At kapag meron tayong Adventist Education, lalo nilang makilala ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa ay magpupundos tayo ng mga workers sa ating iglesia. Kaya mahalaga ito sapagkat kung wala tayong mga parlan, wala tayong Adventist Education, wala tayong mga missionaries, wala tayong may handang magiging workers ng ating iglesia. At ang pangatlo ay ihanda natin sila para sa karyahan ng Diyos. Mahalaga na ang ating mga kabataan ay turuan ng ating mga God-fearing na mga teachers na ihanda sila, matrain sila at sila ay maglilingkod dito sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Gayun din si Ma'am Nova Villa Benavides, a Mindoro Satellite Field Assistant Education Superintendent, kasama ang presidente ng Mindoro Satellite Field, Pastor Diane Fiecas, nagbigay ng mensahe upang palakasin ang espiritual na paglilingkod ng mga guro sa mga batang ipinagkatiwala ng Diyos. Bahagi ng layunin ng spiritual retreat na ito ay matulungan ang ating pinagkaguruan na muling mapanumbalik ang lakas ng kanilang physical na
aspeto ng kanilang pamumuhay, ganun din ang kanilang emotional. Ito ay napakaganda para sa ating mga guro upang sa ganon ay ma-develop muli sa ating mga teachers kung ano ang mga dapat ituro nila sa mga bata, sa ating mga estudyante, at walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoon. Papuri sa Diyos ang nadama ng mga guro sapagkat patuloy na nagpapalakasan para sa ikatatapos ng gawain ng Panginoon dito sa sanlibutan. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula rito sa Ulasan, Paloan, Occidental, Mindoro. Ako si Cheribel Manalo para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Voice of Health, dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Bumega, Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito, sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako po si Kyle Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.